Ang buwan ng Ramadan ay kasiyam na buwan ng kalendaryong Islam. Ito ay tinatawag na buwan ng Quran, buwan ng kapatawaran, at buwan ng awa. Ang buwan ng Ramadan ay isang mabiyayang buwan dahil dito na ibaba ang banal na Quran. Kaya't inihikayat ang bawat isa na salubungin ito ng mabuti. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbanggit ng mga kainaman nito nang sa gayoy samantalahin ang mga araw at gabi nito sa pamamagitan ng mga gawaing magpapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng pagbabasa ng Quran, pag-aayuno, pagbibigay ng kawang gawa at iba pa. At ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa sa inuobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Muslim. Ito ay ikaapat mula sa haligi ng Islam. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngunit alam mo ba kung ano ang nangyayari sa unang gabi ng Ramadan? Kung hindi mo ito nalalaman ay dapat mo itong panoorin hanggang sa katapusan. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos tulad nito. Sinabi ni Abi Huraira radiyallahu anhu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sa unang gabi ng Ramadan, ang mga jin at ang mga syaitan ay ikinakadena o kinukulong. At ang mga pintuan ng impyerno ay sinasara na walang pintuan nito ang binubuksan. At ang mga pintuan ng paraiso ay binubuksan na walang pintuan nito ang isinasara. At isang tagapagtawag ang magtatawag, O naghahanap ng kabutihan, lumapit ka, O naghahanap ng kasamaan, huminto ka, sapagkat may mga taong pinapalaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa apoy ng impyerno. At iyon ay tuwing gabi. Sa hadith na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ito ang unang gabi ng Ramadan, iyon ay sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan ang mga palatandaan ng kanyang pagpasok ay binabanggit sa hadith na ito at ang kanyang mga kabutihan. Tulad ng ang mga syaitan ay nakakulong at nakakadena. Na ang ibig sabihin ay ang mga syaitan ay nagiging mahina sa paghihimok nito sa mga nag-aayuno sa paggawa ng kasamaan. Na kung kaya ang mga Muslim ay makikita mong nag-iingat at umiiwas sa mga masasamang gawain bilang pag-iingat na masira ang kanilang pag-aayuno. At dahil na din sa pagiging abala sa pag-aayuno, na kung saan ay pinipigilan nito ang pagnanasa. Ang pangalawang kabutian ay isinasara ang pintuan ng impyerno at walang pintuan nito ang binubuksan at binubuksan ang pintuan ng paraiso at walang pintuan nito ang nakabukas. Na ang ibig sabihin ng pagsasara ng pintuan ng impyerno ay upang isara ang bawat landas ng paggawa ng kasamaan. At ang pagbubukas ng pintuan ng paraiso ay upang mabigyan daan ang paggawa ng kabutihan bilang karangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalatayang nag-aayuno. At ang pangatlong kabutihan at isang tagapagtawag ang magtatawag o yaong nag-ahanap ng mabuti, lumapit ka, o nag-ahanap ng kasamaan, huminto ka, na ang ibig sabihin ay nangangahulugang ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang nagnanais ng mabuting gawain ay lumapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. At pigilan at umiwas sa masasamang gawain. Ito ay sa panahong kung kailan ang puso ay malambot sa pagsisisi.
At ang pang-apat ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinapalaya sila sa impyerno at iyon ay sa tuwing gabi. Ang ibig sabihin ay isang awa at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalatayang Muslim na laging nagdarasal at inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwing gabi. Ang hadis na ito ay naghihimok na sulitin ang mga araw at oras ng banal na buwan ng Ramadan sa paggawa ng mabuti at paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-iwas sa mga masasamang gawain. Kapighatian sa sino man sa sangkatauhan na dumating sa kanya ang banal na buwan ng Ramadan, ngunit hindi man lang nabura ang kanyang mga kasalanan. Ibilang nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang palalayain mula sa apoy ng impyerno. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان